Okay, naloadan ko na yung BTX card, yung napagpalit ako ng $100. Nandito na ako sa CM Silom yata to o CM Station. Lagay ko na lang dito. Ano station to? Basta papunta na ako sa hotel. Kasi it's 1 o'clock na. Paano ko bababa? Parang sobrang hindi ako sanay, pero yun ang masaya doon. Wala akong kalam alam sa nangyayari. Oh. At dito pa lang sa station na to, ang milk tea. Ako po, parang mga 20 na ata, may vending machine pa na milk tea. Kaya, tutok sa side na ba? Kaya talaga namang ang milk tea dito, mapupurga tayo sa milk tea dito, guys. Right? Later na lang. Na-research ko tong lugar na to, so sabi dun sa Google Map, malapit lang daw, so nilalakad ko. Kaya habang naglalakad ako, sumasakit yung chat ko. Mas madami ako nadadaanan ng mga pantay ng sasarap, parang 70 baht lang isa. Eh, sa Philippines yun, nasa 300, lagi kami kumakain ni Rome sa Ho Hua Ho, sa Vietnamese pala yun. Anyways, yung mga ganong klaseng pagkain, mahal. Mga Thai food, pad Thai, 150, 180, dito 70 baht lang. Kaya, feeling ko pagka-check-in ko, maliligo lang ako. Tapos pupunta na ako sa mall para mamili ng damit. Kasi, wala akong dalang damit. Nakikita nyo naman, ang aking maleta. Yan. Walang laman! Ito pala yung partner. Oh, cafe, intersection. Ito na, malapit na ako sa hotel ko. Mapayapa yung napili kong lugar ng hostel pagtutuluyan ko. Enjoy ko muna itong moment ko alone, walking in the streets of Bangkok. Yan na naman, oh. Mga patay-patay na naman, oh. Oh. Tabi-tabi sila. Naman sa sarap. Sige, mamaya yan. May mga cafe sila dito. Feeling ko, kung 7 days ako dito, 7, kahit siguro, hindi, kailangan kong magtubig. Kailangan kong bumili ng water. Kamaya. Sa mall. So ngayon, hinapit muna natin ang aking hotel. Feeling ko, is this Cocoon Hostel? Thank you. Sa labas pa lang ng aking hostel, may pantay na. Ay, naku, kung aamoy nyo, yung amoy na nakakamoy ko, ang daming amoy nun ah. Maglalaway din kayo. Kasi naman, ang bangon pad thai. Feeling ko magiging pad thai mukbang lang kung magiging vlog ko ng ilang araw. Ito na, ang Cocoon Hostel. Yan. Nabook ko siya sa Agoda ng 2-6. Tapos safe siya kasi close yung lugar ah. Diba? So safe. Yung nga lang, parang walang tao. Parang ako lang ako nandito. Hindi, safe naman. Safe. Siyempre, sa gilaan yung mga tao, diba? Okay. Hi. Take a video. I'm from the Philippines. I just came.
original Thai tea. Siyempre, makakainom ka lang ng Thai tea sa Thailand. And it's 40 baht. Punta. Tingnan mo naman. What? Sorry. 1 liter na Thai tea. 40 baht. Diba? Tingnan natin. Siyempre, lasang Thai tea. Kasi nga nasa Thailand tayo. Hindi siya pwede magmukhang Hong Kong tea kasi wala tayo sa Hong Kong. Thailand. Unang oras ko pa lang dito, pinapahanga mo na. Naligo muna ako kasi 2 PM yung check-in. Nag-check-in ako, naligo. Pero hindi ko muna kayo i-room tour kasi medyo reality versus expectation versus reality ako dun sa natirahan ko. Pero kasi naman 2-6 for 7 days. So anong aasahan mo? Medyo ina-expect ko na rin na too good to be true yung presyo niya sa mga pictures. Bali sa next vlog ko na siya siguro ipapakita sa inyo. So ngayon, naligo ako pero ang damit ko ay yun pa rin. Kasi wala akong dalang damit. Kaya bibili tayo ng damit ko. Inisip ko, sando-sando na lang muna ako dito para yun ang gagamitin mong pang gym pagbalik ko ng Pinas. Hindi pa rin lubos ang aking 1 liter na milk tea. Pupunta tayo sa mga malalapit na malls dito. Titingnan natin kung meron tayong mabibiling mura. Actually, yun lang naman ang gagawin ko maghapon. Sa itinerary ko, ang gagawin ko lang ay bumili ng damit at possible bumili ng pasalubong sa aking mga katrabaho at sa aking mga kaibigan at sa aking pamilya. Yun. So tara, punta na tayo sa pale. Sa pale? Sa malls. Mall tour tayo ngayon for this video. Aso. Bango na naman, may tom yang na naman. Bango. Dito ko ngayon sa Cross Bridge sa overpass para sa December's sa Retail Club Live Studio. Dito tayo ngayon sa Platinum Mall. Mamaya pupunta tayo dun sa iba pang mall. Pero sa ngayon, parang maganda nga dun. Pero parang puro pa mabay sa December. Dito tayo ngayon sa Platinum Mall, Bangkok. Kasi makikita nyo, ang dami yung tindahan. Talaga nga naman. Sana may mabili ako dito. Isa pa lang ang ganda na. Tingnan nyo naman. Champion. Dry fit. Ang ganda. Pero wala po rin magaganda. Ito pala sa taas yung panlalaki. Armani. Ano tayo ng panlalaki? Feeling ko hindi dito. Feeling ko nasa ibang floor yung pang lalaki. Pero bibili ako pajama siguro. Ito pala eh. Iba-iba pala talaga. Ano halo siya? 120. Pero ayoko ng ganyang design. Masyadong makulay. Ikot pa tayo dito. Dito ako ngayon sa 4th floor ng Platinum Mall. Oh, mga paper bag, ginawa nilang bag talaga. Still. Naghanap ako ng sando o kaya swim shorts o kaya pajama. Pero parang wala pa dito, no? Baka sa Shuttlechuck siguro. Ang ganda ng mga polo.
ganda. Alam niyo, kanina pa ako ikot ng ikot. Wala akong mapili. Parang pare-parehas lang din yung laman ng mga tindahan. Parang ganun-ganun din. Wala yung gusto ko, kaya lilipat ako sa ibang mall. Wala, ipot ulit din. Sa labas ng Prato na mall, may mga foods. Last time na nandito kami ni Rome, meron na rin ganito eh. Pero hindi siguro ganito ka bago. Hindi ganito ka tabi-tabi yung mga tindahan. Ngayon, tabi-tabi talaga sila ito ka. Mukhang permanent na. Ito Amazon. Pagkatapos natin sa Platinum Mall, pupunta naman tayo sa katabi niya pang mall. McDo. Sa McDo nila. Meron din silang dip. Dali nga lang. Dali. Alas 3 pa lang dito pero parang alas 5 na yung feels ko. Siguro dahil maghapon lang. Mahaba yung araw ko kasi umalis ako sa bahay ng 1 a.m. Kaya siguro. May Krispy Kreme dito sa Bangkok. Dito parang mga social-social nila. Ever. Ayun, dito ano? Palladium? Palladium Mall. Let's go there. Ano ako pupunta dyan? Ay hindi, yun ako pupunta dyan. Doon na lang ako sa Villa. Okay. Doon na lang ako sa gilid. Sa wholesale. Tama. Dito sa part na to, puro beauty products ang tinda. Parang isang mall na Watsons. Tignan naman. Snail White. Yung mga Watsons talaga. Yung mga makikita mo sa Watsons, nandito lahat. Galing. And then Central World. Wow, ang ganda doon, no? Yung park. Ito yung parang tawiran nila nagko-connect sa lahat, sa dalawang mall. Saip Canal. Yung pala yung tawag doon. East Walk at saka North Walk. Buti pa dito buhay na buhay yung river nila. Medyo may amoy lang, pero maayos. Central World. Nandito tayo ngayon sa gitna ng lahat ng mga parang malls nila. Big Super Grocery, isang malaking billboard. Oh, Central World, may Shake Shack. At ito yung Summer Street Food. Wow. Wow. Pasok tayo sa loob ng Central World. Dito yung mga Adidas, Nike. Tingnan natin kung mura. Uniqlo. Let's check. Dito sa Central World is super social. High-end talaga yung mga nandito. Dito sa Central World, as in puro social, hindi siya yung mga wholesale. Hindi ka pwedeng tumawad dito sa Central World. Parang Shangri-La lang, pero matakot. Pero yeah, same na same pa rin. The last time I went here, 8 years ago, 2016. Pull and Bear, Nike, yan, nila sa Nike. Tsaka sa Adidas. Okay. Sa ngayon, ako ay naliligaw na lang. Alaki nung Central World. Kasi naglakad-lakad ako, bigla na lang lumabas ako sa isang park. Hindi ko na alam saang park tayo ng mall. Pero okay lang, kasi wala man akong agenda talaga today. Ang agenda ko lang talaga mag-mall tour. So, yeah. Balik tayo dito sa parang malawak nilang sa malawak nilang parang overpass. Busy streets. Busy. Sana naririnig nyo. Ang mahal ng Adidas, pag kinonvert mo, ganun din. So, hindi wise bumili ng branded na damit dito for me.